Yeah, magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating online worship service and kami nagagalak na kasama po namin kayo. Pero bago po tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon sa oras na ito. Sige, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, pinupuri, pinapasalamat ako po na Panginoon sa oras na ito yung ibinigay niyo sa amin, sa pagkakataon na ito na kami ay muli makakapagsama-sama virtually para kayo ay papurihan at kayo ay dakilain, Panginoon. Kami lumalapit sa inyong harapan, humihingi po ng kapatawaran, Lord, for all our sins na nagawa sa inyo, Lord, kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa. Alam niyo po ang lahat ng bagay na ito at wala po kami kayang itago sa inyo, Panginoon. Kaya patawarin niyo po kami, patuloy na i-cleanse niyo po kami through the blood of Jesus Christ and through your Holy Spirit, Lord, tulungan niyo po kami na patuloy na gawin ang tama at patuloy na mamuhay ayon sa pagsunod po sa inyo, Lord. At kami nagpapasalamat, Lord, sa araw na ito, sa pagbibigay niyo sa amin ng buhay, sa paggising sa amin, at sa pagsama niyo po sa amin sa mga nakaraang araw, sa mga blessings na na-receive po namin sa inyo, Lord, sa provision, sa lahat ng aming pangangailangan, sa pag-iingat at paggabay, maging sa pagbibigay sa amin na maayos na kalusugan, especially sa panahon ngayon, Lord, that we are living in the middle of a pandemic po. At patuloy na, dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, sa aming pagtitipo na ito, ikaw ang madakila, ikaw ang mataas, at pagpalain niyo po ang bawat isa at nawa hanggang sa matapos ang gawain na ito, kami ay matatapos ito nang kami ay napuspos na inyong presensya at kami ay napagpala. Ang dalangin ko, Lord, samahan niyo po ang bawat aspeto ng programang ito, Lord, sa aming pag-aawitan, sa aming pakikinig, maging sa maghahatid ng inyong mensahe, patuloy na kayo ang manguna, gumabay, at patuloy na kayo po talaga madakila. Sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat at sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon naman po, tayo ay aawit, magpupuri sa ating Panginoon. Pero bago po muna yon, let me read to you this verse na makikita po natin sa Isaiah 25:1. Sinasabi po, O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Amen po ba? Maraming bagay ang naginawa ang Diyos sa buhay natin na kahanga-hanga, kaya tayo dapat papurihan natin siya. Yun ang dapat na response po natin sa kabutihan at pagmamahal niya sa atin. Kaya awawit po tayo at gamitin po natin ating mga boses para dakilain ang Panginoon. Let's sing ang Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang ating Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y ano? Siya'y laging tapat. Walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Dakila siya, dakila siya.
kahit maglaho ang buong mundo. Tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya. Amen. Dakila siya. 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 Amen. Dakila po ang ating Panginoon, kaya palakpakan po natin siya. Patuloy po tayong umawit, at habang inaawit po natin itong susunod nating awitin, isipin po natin lahat ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay, lahat ng kanyang binigay sa atin. Pero more than those things, no, isipin din po natin kung sino ba ang ating Panginoon. At purihin natin siya for who He is. And all that He has done for us, all that He has given for us. Let's sing the song with grateful hearts. Patunay na katapatan mo.
kaliguan sa pagluha ng puso na sugatan sa pagsubok na iyo pinahintulutan. Salamat Panginoon sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwi mabuti, Lord. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat. Lahat ng papuri namin para sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha sugatan, sa pagsubok na iyo pinahintulutan. Salamat Panginoon sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nang gagali, pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat Panginoon. Salamat. 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 Lahat na
Jesus ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat na tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabi, Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Jesus. Ikaw lamang Jesus, ikaw lamang Jesus ang Panginoon, ang Panginoon, ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon, dakilahin natin siya, at declare natin sa buhay natin na tunay na siya ang Panginoon. Amen? Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo or saan man po kayo na lugar na naroon. Isang magandang araw po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Sana naman ay patuloy pa rin tayo na okay kahit sa mga bahay tayo o kung saan man lugar tayo naroon ngayon. Sa totoo eh, nakakamiss yung ano, yung sama-samang gawain ano ho. At maraming mga kapatiran ang matagal na rin na namimiss ang isa't isa. Kami rin ho ay namimiss na rin namin ho kayo kasi kami-kami rin lang ng worship team ang magkakasama dito. Gayunpaman, ang lahat ng bagay na ito ay ginagawa rin naman namin para din sa kapurihan ng Panginoon at kahit through online ay magkasama-sama ho tayo. Ano ho? So purihin po natin ang Panginoon. Sa nagdaang mga Sunday ay patuloy na sinusunod po natin ang series of lessons, series of sermons, kung kayo ho ay nakasubaybay lagi, no, ay pinag-aaralan po natin ang aklat ng Santiago. No? At ang ating mga pinag-aaralan, ang sabi nga, ang buong tema ng aklat ng Santiago is all about godly behavior and obedience to the Word of God. No, godly behavior, makadiyos na gawain, no, at pagsunod sa Diyos. No? Nitong mga nakaraang araw, dahil sa ang aking topic this morning is entitled Fake Faith, no, sa aklat ng Santiago chapter 2, tinignan ko ang ilan sa mga aspeto ng tungkol sa pagiging fake. No, sabi doon, what are the industries most affected by counterfeit products? Ano raw yung mga industriya na maraming mga talagang peke ano, or gumagaya? Alam niyo, number one, sabi doon, footwear, sapatos. Maraming pumepeke sa sapatos. Napakalaki, 22%. Ano sumunod? Clothing, damit. Maraming peke na damit. Sumunod, bag. Worldwide ho ito, ha? Worldwide. Tapos ano sunod na fake? Electrical equipments, gadgets, no? Mga yung mga ginagamit natin pang-araw-araw. Then sumunod, relos, fake watches, fake medical equipments, fake perfumes and cosmetics, fake toys, fake jewelry and fake na pharmaceuticals or fake na mga gamot and other industries. Alam niyo ho, 2016 nagkaroon ng pag-aaral sa mga peke na ito, sa pekeng industriya, no? At ang sabi sa pag-aaral, 509 billion US dollars or 3.3% ng world trade umiikot saan? Dito sa mga peking produkto. At also, number one affected is about footwear. Ang pinaka-apektadong produkto pala sa buong mundo, walang iba kundi ang sapatos na, ano may ganun? Yung may swoosh, yung may check? Nike. No, Nike. So, since si Nike ay
masyadong affected kasi ang dami talagang gumagaya, no? At mabibili mo sila kahit saan, kahit lumabas lang kayo sa patindahan, makakabili ka na kasulat Nike. Pero ang tanong, ito ba ay tunay o hindi? Alam nyo, dahil sa hirap na hirap ang Nike, kasi ang Nike talaga, mahal naman talaga. Ano, mapasapatos, ano pa ba yung Kuya Joseph, yung mga Nike mo dyan. Pang itaas, may ganun ba yun, no? At mga iba pang mga items ng Nike. Dahil sa mahal talaga sila, talagang nilalabanan nila ang counterfeit, no? Ang pagiging peke, nag-i-innovate sila ng mga product. Sa isang pag-aaral, tiningnan, bakit namamayagpag or bakit malaki ang posibilidad na ito ay ginagaya ng mga tao. Sa pag-aaral ng Nike, ito, dalawa ang reason. Top two reasons. Number one, sabi dito, the urge and the desire amongst the population to own products from such popular brands. Ulitin ko, ano? The urge and the desire. Yung gustong-gusto mo talaga magkaroon. Sino ba naman ang hindi matutuwa pag ang suot mo, eh, nakasapatos ka na may check na gano'n. Check ba tawag doon? Check, no? May suot ka na gano'n. Talagang pagtitinginan ka talaga. Talagang sikat ka. Wow, si Kuya Christian, Nike yung sapatos. Ganda, grabe. Di ba? So, ano yung number one, sabi? The urge and the desire. Gustong-gusto talaga ng tao na magkaroon ng gano'n. Pangalawa, sabi niya, the high demand. Bakit naman maraming nagmamanufacture? Sabi nito, is the high demand from consumers for such products. Mataas ang demand. The demand is driven by the need to have a better lifestyle. Kasi maraming tao, pag feeling nila pagka ganito ang suot ko, wow, bigatin to, ano to, mayaman to, bongga to, big time to, di ba? Parang gano'n. No? Yung feeling. No? So in summary, ang nagtutulak doon sa tao, ano? Yung feeling. Yung feeling na maging okay. Yung feeling na ganito sana ako. Pero in reality, hindi. Alam nyo, same thing daw din sa Kristyanismo. Maraming huwad or maraming peke. Or hindi totoo na Kristyano. Kung ako po, sige first, ano ba, may suot-suot ako na Nike na sapatos, Levi's na pantalon, Nike na shirt, no? Tapos meron akong Rolex na relos, nakabag ako ng ano yung LV, Louis Vuitton, no? No, nakabag ako ng ganon. Tapos ako ay kumiinom ng fake na kape. Tapos ako ay may daladalang fake na Apple gadget, no? At ako ay may fake na ngipin at fake na buhok. Ano tawag ninyo sa akin? No, ako ay isang peke din, no, or huwad, di ba? So ito ang term natin mga Pilipino dito, plastic. No, plastic, hindi totoo 'yan. No, hindi totoo. Pero tingnan niyo, ang dami. At ito ay namamayagpag. Pero pag-usapan ho natin ngayong umaga sa buhay Kristiyano. Ang sabi dito, in order for us to overcome trials and obstacles in life, sabi dito, we must not have a fake but genuine faith. No. Ito ho yung dinedescribe ni James sa chapter 2 ng Aklat ng Santiago. Basahin ho natin. James chapter 2 verses 14 to 20. Ito ho ang sinasabi. Sabayan ho na ninyo ako sa inyo yung mga banal na kasulatan. Santiago chapter 2 verses 14 to 20. It's entitled, Pananampalataya at Mga Gawa. Verse 14, ganito ang sinasabi. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao? Sabihin mang niya siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman ito pinatutunayan sa gawa. May liligtas ba siya ng ganitong pananampalataya? Verse 15, halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ang isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman nila binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Verse 18, kung may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako, sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo ang sa pamamagitan ng aking gawa ang aking pananampalataya.
Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Sumasampalataya rin. Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Ito yung binibigyang diin ni Apostol Santiago sa kanyang sulat. Ano? Kasi at that time, maraming mga nagsasabing sila ay Christian, sila ay tunay na tagasunod ni Kristo, pero ang sabi ni Santiago sa in summary, hindi naman nakikita, hindi halata, hindi napapansin, lalong-lalo na saan? Sa ating mga gawa. Maraming nagsasabi, kahit sa panahon natin ngayon, ewan ko nga ba kung bakit dito sa atin sa Pilipinas, pag sinabing Christianity, the only Christian nation in Southeast Asia, yan yung titulo natin dati eh. Bakit? Kasi ang mga nandun daw, karamihan daw sa mga Pilipino, Kristiyano. Pero under doon sa banner ng Christianity, andun din naman yung iba't ibang mga paniniwala, iba't ibang mga relihiyon, pero sabi, under ng isang banner, Christianity. Ngayon, sa lahat ng yon, tunay ba ang Kristyanismo ito? Hindi. Iilan lang doon ang Kristyanismo, ang tunay na Kristyano. At doon sa mga nagsasabing tunay silang Kristyano, sa loob ng iglesia, minsan iilan din lang doon ang magsasabing ang tunay na Kristyano. Ito yung point ni ano eh. Ito yung point na binabanggit ni James sa aklat na sa verses na binasa natin. Si Pablo sa mga preceding books ng Bible, Paul talks about what? Paul talks how are we going to be saved? Pinapakita yung kalagayan ng tao, kaya kailangan natin na maligtas. No, yun yung grace or yung biyaya ng ating Panginoon. Si James, hindi niya kinukontra si Pablo, ano ho? Pero magkasama tong dalawa. Bakit? Kasi sabi ni Paul, itong kailangan mo para maligtas, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, ganyan, at ikaw ay kumilala sa Panginoong Jesus. Then James is supporting Paul na ano? Na ipakita mo yung decision mo sa pamamagitan ng iyong gawa. James talks about the effects of our salvation. Real faith. He's talking about real faith. Pero yung unang inuna niya, ano yung mga not real faith? Tingnan natin. Tatlong bagay lang naman itong i-share ko sa inyo ngayong umaga. Paano masabing hindi totoo yung faith na pinanghahawakan mo or yung sinasabi mo? Number one, in verse 14, makikita ho natin sa verse 14. Sabi dito, English, sabi dito, if someone says they have faith, yun ang una niya, no? If someone says they have faith, sa Tagalog, kung sabihin ni naman na siya ay may pananampalataya. Tingnan mo, nag-start ho yung dun sa passage na yun saan. Kung sabihin ni naman na siya ay may pananampalataya. Sabi na, number one, real faith is more than just the words I say. Ulitin ko ho. Real faith is more than the words that I say or lumalabas sa ating mga bibig. Sabi nga ito, ganito ho yan mga kapatid eh. Kung sa ulado mo man ang Biblia, magaling ka nga mag-pray, pero deep inside, wala ka naman tunay na faith sa Lord. Hindi tunay. Parang ganito yan. Halimbawa, binibida ko sa inyo, ako sige first, magaling ako mag-basketball. At talagang star player po ako. At pagdating naman sa music, kasing galing ko yan, si Sir Book. Oh, pareho kami magaling yan. Hanggang sabi ko lang yun. Pero pag pinahawakan niyo ako ng bola at hindi ako nakapag-basketball ng maayos, pinahawakan niyo ako ng instrumento, hindi ako nakatugtog ng maayos, ano tawag sa akin? Fake. Sinungaling to si Kuya Perch, sabi niya magaling siya. Kasi yun yung reality. Pwede nating sabihin, pwede nating banggitin, pwede nating i-post, pwede nating ipagkala sa ibang mga tao, yung bang spirituality. Sabi ko nga sa inyo kanina yung peke, ano nagde-desire, anong driving factor nung bakit tinatangkilik ang iba na bumili or gumamit ng mga kahit hindi original. The urge and the desire. Yung desire natin na magmukhang okay, na magmukhang banal, magmukhang good sa harapan ng maraming mga tao,
Kaya minsan, kahit na sa pagsasalita ay sinasabi natin na tayo ay may faith. Masabi nga, action speaks louder than words. Ano yung action? Ano yung patunay? Matthew chapter 7 verse 21. Ano sinasabi? Matthew chapter 7 verse 21. Yung earlier verse 15, sabi nga doon, ang titles niya is sa gawa makikilala. Pero ano sabi ng verse 21 ng Matthew chapter 7? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Hindi lahat ng tumatawag, hindi lahat ng nag-i-speak, hindi lahat ng nagsasalita na sila ay Christian, hindi porke magaling magsalita ng tungkol sa Bible, hindi porke magaling magsaurin ng verse, hindi lahat ng yon ay, sabi ng Bible, ha, hindi ako may sabi, papasok sa langit. Diba? Binibigyan din ito ng Panginoong Jesus kasi noon siya ay nasa ministry sa lupa, marami siya na-encounter na ganito, plastic, peke, akala mo masyadong religyoso. Kaya nga nakalaban siya ng mga ano yun, ng mga pariseyo, ng mga saduseyo. Bakit? Kasi pakitang tao. No? So, number one is more than the words that we are saying. So, ano ang value? Ano ang value ng faith na faith? Wala. Ibig sabihin, feelings lang. No? Feelings lang. Feeling okay. Feeling Kristiyano ako. Pero ano yun? It's not the real thing or walang substance. Sabi sa isang book ni, ito nabasa ko noong isang araw eh, sa book ni John MacArthur na Examine Yourself. Sabi niya, are you a Christian? Sabi niya, many people claim because at one point in their life, they make a decision to ask Jesus to come in their life. Pero sa totoo, tingnan mo yung naging buhay after. Either, dalawa lang, either walang pagbabago or ano, mas malala pa ang buhay kaysa nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Anong tawag dun? Christian? Genuine Christian? No. Fake Christian. Diba? Bagay na nagpapakita. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang buhay ng isang Kristiyano, hindi po ito sa, ano yung kantang yun na narinig ko, kinakanta nila natin dati yun eh. Ni Bruce Charvet, ang title nun, Buhay Kristiyano'y Di Hallelujah Lang. No? Kasi makanta-kanta ka. Lahat ng worship song sa ulado mo na. Pero hindi Hallelujah lang. Dapat nakikita sa buhay. No? Yung pagtanggap mo sa Panginoon, yes, tanda ko yung kung kailan yung date, yung panahon natin, yung araw, oras na tinanggap ko sa Panginoon. That's very good. Kasi yun yung way eh. Para yun yung start. Doon nag-start eh. Yung pag-acknowledge mo na ikaw may makasalanan, tapos pagkilala mo, Lord, tinatanggap kita sa aking Panginoong Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon, tagapagligtas. Pero tandaan ninyo, sa Matthew chapter 28, at lagi namin itong binibigyan pansin sa lahat, ano tayo tinawag ng Lord para sa iba? Mag-share lang ng gospel? No. We are called to what? To make disciples of all nations. Kaya ang mandate ng Lord, ano? Gawin mo silang tagasunod ko. So meaning, first stage, naging Christian, o kung anumang way yan, nakakilala sa Panginoon. Pero, after noon, merong kang gagawin. Merong mga dapat na nakikitang bunga sa buhay natin. Kaya nga ang sabi ng 2 Corinthians 13.5, tingnan nyo, 2 Corinthians 13.5, ano sabi ni Paul? Test yourself, examine yourself. Saliksikin, tingnan mo, totoo kaya o hindi? Totoo ba kaya yung paniniwala ko? Or baka, kine-claim ko lang na Christian ako. No. Kaya nga, ito yung panawagan ni Paul eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi magkakontra itong dalawa. Nagsusuportahan si Paul at saka si James. So that's number one. Real faith is more than the words I say. No. Nasa ano yan? Hindi lang basta sa sinasabi or lumalabas sa ating mga bibig. It's more on the inside. Number two, ito, sabi number two. Sa verse 15 and 16, nang balik tayo sa aklat ni James, no, James chapter 2, verse 15 and 16, yung binasa ko kanina, 15 and 16. Sabi rito, halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain.
Kung sasabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit, hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang magagawa sa kanya iyon? No. Number two, real faith is more than just emotions or lip service. No. Emotions or yun lang, ano lang, lip service lang. No. Sa Facebook, nauuso to eh. May nagpo-post at di ko naman sinasabing masama, no? Pero may magpo-post minsan, kalagay, guys, tulungan natin siya. Guys, tulungan natin siya. Ang daming magla-like. No. Feeling naman ng iba, nakatulong na sila pag nilike lang nila. Bawas yung iba, ilalag, up. Ewan ko, ano ba ibig sabihin ng up? Basta up, ganun. No, yung iba satisfied na. Akala nila, nakatulong sila. Sabi ko, guys, si tatay, bili natin ang kanyang paninda, no? Para makatulong tayo sa kanya. Pero sabi ko, kung gilalike ko lang yon at hindi ko hahanapin si tatay kung sino man dito sa Cavite City para tulungan, bilin ko talaga yung paninda niya, anong saysay nung like ko? Anong saysay? Lagi ko, ano? Hashtag Rafitulpo in action. Ganun lang. Di ba? Para pasikatin lang. Pero sabi doon, it's more than idea. It's more than what you think. No, it's more than what you think. Verse 18, sabi nito, some people can talk, some people can debate about God, pero walang commitment. I remember, meron akong kilala dati, sa ulado po ang Bible mula simula hanggang dulo. Tanong mo lahat ng verses. Dito yung, ano yun ha? Nasa church. Sa ulado niya. Walang tumalo doon pagdating sa debate. Ibang relihiyon na nasa kalye, walang makatungtong sa kalye nila. Bakit? Kasi sa kanya pa lang, pag nilabas niya yung Bible niya, hindi talaga mananalo. Sa ulado eh. No, alam niya paano idedepensa ang Kristyanismo from his knowledge of the Bible. Pero mula Lunes hanggang Sabado, lahat ng kapitbahay galit sa kanya. Bakit? Ano maririnig mo ang feedback? Sama ng ugali niyan eh. Sabi ko, Kristyano, mura naman ang mura. Diba? Tapos, madamot pa, nuknukan pa ng damot. So, anong sabi? Yun yung sinasabi ni Paul. Anong saysay sa ulado mo man ng Bible? Ang galing mo makipagdebate, ang galing mo sa lahat ng doktrina, hindi mo naman pinapractice. Mga kapatid, naunawaan ho natin, yun yung kahalagahan na binibigyan ng pansin ni Paul, no, ni James. Sabi niya, you can talk about God, anything about God, but we need to have our commitment. No, tatlong klase, people who want to talk about their Bible, o maraming ganoon. People who want to do good deeds, meron din naman ganoon. Pero ano yung kayo, James? People who do both. Talk about the Bible and you do good deeds. Kaya kasabi ni James, sa English, ang sabi niya, I will show you my faith by my works. Yan yung faith na sinasabi mo. Sabi ni James, eto yung faith na ginagawa ko. Eto yung faith na pinininiwalaan ko tapos ginagawa ko yon. Sabi niya, real faith is visible and we can see it in action. No, ulit-ulitin ko yan ha. Real faith is visible, yes, but you can see it in action. Okay. No. Nakakatuwa kasi recently may nagsimula sa Pilipinas ng isang movement. No, may nagsimula na isang movement. Kung meron sigurong bagay na itunuro sa atin tong pandemic na to, alam niyo kung ano? Yung kinulong tayo nito sa mga tahanan natin, no? Andun na lang umiikot yung mundo, yung galawan sa loob na lang ng apat na sulok ng tahanan. Sa mga nagtatrabaho, yes, nakakalabas, pero naging limitado ang movement ng mga tao. No, wala yung personal association natin. Pero ang tanong mga kapatid, can we do more kahit nandito tayo sa mga bahay ninyo, doon naka-confine tayo sa spaces natin? Pwede ho ba tayong magpakita ng ating faith? Yes. No. Yes. Andun yung sama-samang pagtulong ng church. No. Ng bawat isa sa atin. Nakakatuwa ang isipin kasi may mga tao na naging apektado at may mga
tao rin naman, may mga kapatiran na nag-extend ng kanilang tulong. Sabi ko, natutuwa ko kasi yung mga hindi capable na lumabas, sila yung nagsusupport. Salamat sa inyo. At yung mga capable na lumabas, mag-take ng risk para maghatid ng tulong sa mga kapatiran, sila naman yung kikilos para doon. Salamat. Kasi yun yung ano eh, yun yung esensya ng faith. No? Maraming mga nangangailangan, kahit sa loob na nga lang ng church eh, ang daming nangangailangan. No? Pero, kailangan yung actual na pagtulong. Weeks ago, nagsimula yung community pantry. No? At ang grabe, talagang nag-pop up sa lahat ng mga lugar. Nakakatuwa. Diba? Sabi ko, kaysa pumunta ako sa palengke, niloloko ko nga misis ko, sabi ko, huwag na tayo pumunta sa palengke, maghanap na lang tayo ng pantry. Magdala tayo, meron tayo dyan malunggay, o kung ano meron tayo, palit na lang natin. Eh may nakita ko, may nag-post, anak ni Sir Book, sa Maguindanao ata yun, yung ang pantry nila, talaga, bubong manok eh. Ang lalaki ng isda, talagang ano eh, magagandang mga toothpaste. Sabi ko, wow, grabe. Nakakatuwa yung movement na karating hanggang sa ibang bansa. May gumagawa din sa ibang bansa. So, ito yung tinatawag ho natin na, sabi nga, real faith is practical. No? Sinusunod, ginagawa. I could also remember, share ko lang, last year, I think, this, nung mga Marsha ata yun, ano, nung nagsimula yung pandemic, yung dineclare ng presidente na may lockdown sa Metro Manila, buong Pilipinas, ganyan-ganyan. So, ang tanong, nasa trabaho kami noon eh. Pag-uwian namin, nagkagulo, paano uuwi? Walang mga papeles, ganyan. So, pag-uwi, ay may mga sumabay sa akin, taga rito sa Cavite City, kasi wala talaga masasakyan. Unang araw ng lockdown. So, uwi, pagdating ko sa checkpoint, ang traffic. Bakit? Kasi hindi lahat nakakapasok. Kinat na doon yung ibang mga sakyan. Ang daming kababayan natin naglalakad na lang from checkpoint. Ako, napadaan. Sabi ko, nagkatingin na kami ng mga kasama ko sa sakyan. Di, sabi nila, kawawa naman sila. No? Oo nga, buti tayo kahit paano may sakyan. So, rediretso, binaba ko lang doon sa may amin. Sikot na ako, palikaw na ako sa may amin. Pero, alam nyo, deep inside, I was so burdened. Nung sabi ko, uuwi ako, pagod ako para makapagpahinga na ako. Pero, hindi ako matahimik. Hanggang sa, andun ako sa tapat ng gate namin sa bahay, sabi ko, papasok ba ako? O hindi? But I do believe the Lord led me to extend something. Bumalik ako sa checkpoint. Bumalik ako sa checkpoint, sinakay ko yung ibang hindi ko kilala na nandoon. Ang layo. May taga-Sangli. Yung isang nagkataon pa, unang pasahero ko, isang taga Sangli, isang taga PN. Alangan mo, pababain ko, gabi na. Iinat ito. Nawili naman ako. Pangalawang round, pangatlo, apat. Nakawalo ko noong unang araw ng pandemic. And nakikinig ako ng DCAS, sabi nung isang pasahero, Kuya, salamat ha. Pastor ka ba? Sabi niya, pastor ka ba? Sabi ko, ay hindi, assistant pastor ako. Sabi ko, maganda yung ano mo, maganda yung pinapakinggan mo. Ganda yan na. So, unknowingly, sabi ko, oh, it's my way of pagtulong. Kasi sabi ko, wala nga, parang wala atang, wala man, sabi ko, daming may sasakyan dito, wala man lang atang nag-ikot na ma-make up. I did it for the second day. Third day, ando si Vice Mayor, may dalang mga ano, Ford Piera, pero hindi, kulang pa rin. No, umikot siya, tapos umikot din ako, nakita niya ako, nagulat siya, nagsakay ako, parang sa'yo, parang nagulat siya na may nagsakay, na may nagsakay. Unknowingly, so, I think 2 weeks after, may nag-post sa Facebook, hindi ko kilala. Pinicturan yung likod ng sasakyan ko na may drawing na, ano, yung isda. Yung isda. Na may nagtanong sa akin kasi dati, ano ba ibig sabihin yung isda? Sabi ko, ay, ibig sabihin niyan Christian. No, sabi ko, ano yan? Sabi, ay, ganun ba yung sinakala namin, yung cross lang? Hindi, pa ibig sabihin Christian, tagasunod ni Jesus. May nagpicture doon, kitang-kita yung logo ng Christian, tapos sabi niya, Kuya, kung sino ka man, salamat. Kasi pinagamit mo yung sasakyan mo. God bless you, sabi niya, God bless you. Ano nyo, hindi ko na na-reply, hindi ko na, anday na ako nag-ano. Sabi ko, nakita lang, may nagpasa lang sa akin nung picture na yon. Pero sabi ko, ano nga pa ang esensya kung naglagay lang ako ng sticker doon sa sasakyan na hindi ko naman pinakita.
na Christian nga ako. No? I'm saying that I'm Christian, pero asan? Sabi nito, real faith is practical. It is messy. Makalat. Oo, takot-takot-takot. Sabi ko, paano kung may kisinakay ko dito, puro may positive pala itong mga to. Kada baba nila, bomba ko ng bomba ng ano, ng alcohol doon sa loob ng sakit. Pero saka, hindi, Lord, naniniwala naman ako sa iyo, bahala ka. You let me do this, ikaw ang pinagtitiwala ko, yun ang faith ko eh, protektahan ako ni Lord. So, nagawa naman. So, ang punto rito, it gets involved with people's needs. No? Hindi lang basta alam natin. Hindi lang basta i-share natin. You go and help other people in needs. Mahirap man or madali, but it's being involved. Yun mga kapatid, being involved in whatever way you can. You can do it. You can give your support. You can go directly. You can help other. Minsan yung simpleng tawag, yung simpleng message sa kanya, it gives encouragement. So yun yung point ko dito ni James eh. Marami kasi nagsasabi, oo, mabuting tao, gagawin ko yan. Christian ako, ganyan. Pero kulang sa gawa. Kaya nga, kung kanina, it's more than emotions, it's more than lip service, it's more than just idea. Ikatlo, sa verse 19 and sa verse 18, real faith is more than ideas. No, verse 18, real faith is more than ideas. Ang sabi niya ni James, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Sagot ko, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking gawa ang aking pananampalataya. Kanina, sa pagsasalita lang, pangalawa, hindi ka lang nakikisimpatya. It's because of your emotions. Pangatlo, it's more also than any ideas. We can see faith in action. Kung tatanungin ko kayo ngayong umaga, how do you know someone loves you? Pag may nagsabi ba sa inyo na, I love you, ibig sabihin ba doon talaga? 100%? Mahal ka talaga niya? Tinext ka lang, I love you. Or minessage ka lang. O sino, kahit sinabihan ka pa, binulungan ka, I love you. Enough na ba yun? Diba? Ano ang hinahanap nung iba? Natatawa nga ako, may nag-joke dati. Pag nagligaw daw, bukos na nagsabi ng I love you, dati may dalang bulaklak. Ngayon, may dala na raw isang sakong bigas. No, ganun daw dapat ang I love you sa panahon ngayon. Ibig sabihin, may gawa. Sabi niya ba, practical lang kuya, practical. No, practical lang. Pero sabi, yun yung ano, yun yung may bunga, may sinasabi tayo. Start lang yung saying, but dapat may gawa. Para yun yung ibig sabihin ng I love you, yun yung tunay na may meaning. 2 Corinthians 5:17, ganito ang ating pagkatawag sa ating Panginoon. Nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, dinescribe tayo sa 2 Corinthians 5:17. Ano ang description sa mga Kristiyano sa 2 Corinthians 5:17? If you are familiar with this verse, nasabi rito, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. No? Binigyan pansin ito ni Paul. Nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, wala na yung dating pagkatao. Bago na. Bago na. Merong pagbabago. Oo, iba-iba tayo ng pagkakatawag. Mayaring, nung kakilala ko sa Panginoon, dati ako kuya first addict, dati ako mamamatay tao, yung iba naman, laking church ako. Iba-iba tayo ng pagkatawag ng Panginoon. Pero, pare-pareho tayo ng dapat na prosesong ginagawa. Ano yun? Dapat we are practicing our faith. Dapat pare-pareho mayroon tayong mga bunga. No, may bunga sa ating mga personal na buhay. Kaya mga kapatid, napakahalaga, no, kung pag-uusapan pa ho natin itong buong mga chapter pa, pero series of lessons, so ito marami tayong matututunan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang binibigyan din ni Apostol Santiago rito is yung ating buhay bilang Kristiyano. But this morning, God wants to talk about to us about our real faith, no. Tayo na nagsasabing Kristiyano ako.
Tayo na nagsasabing nakaranas ako ng kaligtasan mula sa Panginoon. Tayo na nagsasabing, oo, ginagawa ko at sinasabi ko ang mga nasa banal na kasulatan. Pero, this morning, God is telling us, execute your faith. Gawin po natin yung nararapat sa ating pananampalataya. Ang pananampalatayang tunay ay mayroong bunga. And James closed but in verse 19 and 20, nung kinonclude niya itong fake na faith, ano sabi niya? Verse 19 and 20. Sumasampalataya ka? Sabi ni James, medyo sarcastic pa si James dito eh, no? Sabi niya, mabuti yan. Yung mga demonyo nga, naniniwala din eh, nangangatal pa. Misan nga, Kristiyano, hindi nangangatal eh. Pero yung daw demonyo, nangangatal pa. Takot, naniniwala talaga kay Jesus. Pero anong essence nun? No? Pero anong essence nun? Kaya sabi doon, din nila na sa dulo, walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Mga kapatid, real faith is always active. No, it's not just passive. Ito ay active faith. No, active faith. Tayo na nagsasabi po tayo mga Kristiyano, tayo na nagsasabing mga nakakilala sa Panginoon. Ngayon po, sa ganitong panahon, nasa kanya-kanya tayong lugar. No, pero I do believe we can always show, we can always tell, no, we can always execute our desire to have a product ng ating pananampalataya. I would be closing in reading 1 Corinthians chapter 16 verse 13 to 14. 1 Corinthians chapter 16 verse 13 to 14. Okay. Verse 13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo na may pag-ibig. Paul is telling us this morning, be watchful, stand firm in faith, act like men, be strong. Yun ang sabi ni Paul eh. Pero ang sabi niya sa dulo, but do all of this in love. Gawin mo. No, sabi niya, gawin ninyo ng may pag-ibig. And I believe it's God's desire for us na hindi lang natin basta ho alam ito. Hindi lang naman natin basta sinasabi. Hindi basta lang kinakanta. Hindi basta umaatin lang. But God looks more deep inside of us. Are we professing our real faith? When people look at us, kapag ang mga ibang tao ay tumingin sa atin, are we doing things in love? Sabi dito, those actions tell the world who we are in Christ. Yung mga ginagawa ho natin, nagpapakita, reflection yun, kung ano ang ginagawa natin sa Panginoon at ano si Kristo sa ating mga buhay with or without Christ. Mga kapatid, kung tayo ba, halimbawa lang, tayong lahat, o kung sino man sa atin, ay maaaresto sa salang ikaw ay Christian kasi. Ang tanong ngayong umaga, matibay po ba ang ebidensya na Christian ka talaga? Christian talaga tayo? Or pagdating sa police station, dismiss na agad. Yan, Christian? Ako, di totoo yan. Eh, pauwiin na yan. No. So, sana dito, in summary, no, real faith is more than just the words I say. It's more than just my emotions or my feeling. It's more than the idea. Real faith works. Mga kapatid, ang desire po ng Lord sa atin, lumago tayo sa Panginoon. Lumalim tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng deep desire na ano, na i-execute natin. Gawin natin yung anuman na ating pinaniniwalaan at ating sinasampalatayanan kasi yun doon makikita ang effectiveness ng lahat ng ito. Sayang lang kung gagawin natin ang ating mga bagay na base lang doon sa tatlong yun. Pero kung gagawin natin ang lahat na ito ngayong umaga, it's more than our ideas, it's more than what we say and what we think.
Ako naniniwala, ang paglago ng personal nating buhay, ang paglago at paglalim natin sa pagkakilala sa Panginoon, mas matindi. Marami pang magagawa ang iglesyang ito kapag ang mga taong naririto ay tunay na committed sa Panginoon. Uulitin ko ha, tunay na may commitment sa Panginoon. Yun po ang hinahanap ng Diyos sa atin. More than anything else. Sa mga susunod po nating pag-aral, ay pakikita pa natin, ano yung kaya yung talagang mga hinahanap at dinedeserve pa ng Lord sa buhay ng bawat isa. It is also our prayer and it's also our desire to see each and every one of you watching this sermon na lumalim at lumago sa Panginoon. Tayo pong lahat ay umuko, tayo po ay manalangin. Opo, aming Diyos, salamat ng maraming marami sa iyong mga salita na inihatid mo po sa amin. Kami po, Panginoon, una sa lahat ay humihingi ng tawad. Kung may pagkakataon, Panginoon, na hindi po namin na ipapakita, hindi po namin, Lord, nagagawa yung aming mga sinasabi, yung aming pinaniniwalaan. Sinasabi namin, Christian kami, pero hindi naman makita sa aming buhay. We are telling the world, we are Christians. But we cannot show Christ in us. Lord, help us this morning. Hayaan po, Panginoon, makita ang bunga nito sa aming mga buhay. Makita, Panginoon, ng ibang tao ang resulta ng aming pong pagkakilala sa inyo. Kagaya ng binanggit po, Panginoon, ang isang tao na may kaugnayan sa Panginoon ay isa ng bago nila lang. Hayaan mo, Lord, na yung pagbabagong ito, Panginoon, ay hindi lamang po namin malam, kundi ito po ay magawa pa namin, Panginoon, sa aming buhay. At higit sa lahat, Lord, maging makita po ito ng iba. For only then, other people will see and experience also your great love and they will also come to know you more. Help us, Lord. Kahit kami na nasa aming mga tahanan, help us, Lord, to become better Christians. Help us, Lord, to fulfill your commands. Help us, Lord, to become an influence sa iba through our faith and works. Lord, pinagkakatiwala ko po sa inyo maging ang aming po mga kapatiran. Saan man po sila naroon sa sandaling ito? Ikaw po ang umabot sa bawat isa sa aming Panginoon. Hayaan mo na ma-experience po namin, Panginoon, ang pagtugon mo, ang pagpapalago na nanggagaling po sa inyo. Kumilos ka po, Panginoon, sa mga sitwasyon ng buhay po namin upang maipakita po namin sa mundo, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na aming sinasampalatayan and that the world will also see that our faith is real. Help us, Lord, to do everything that we do it in love. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na makipagnaig po sa inyo. Salamat, Lord, sa pagkakataon na makapakinig kami sa iyong mga paalaala at sa iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, let us be a light that shines in this dark world. Let us be the light that shines, Panginoon, in these dark times. We bless your name, Lord God. We give you back all the glory and all the praises. This we all pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong panghuling panalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Amang banal, maraming salamat po sa katotohanan na kami na iyong mga anak ay binili mo ng iyong pong banal na dugo. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos na patuloy na bumabago po ng amin pong mga buhay. Salamat sa pananampalatayang pinasimulan mo sa amin pong mga buhay. Hayaan mong patuloy na mamuhay kami ayon po sa iyong kagustuhan at kalooban. At makita po ito bilang resulta sa amin pong mga gawa. Salamat po sa pag-ibig mo sa amin,
Salamat po dahil ang pananampalataya ay hindi lamang salita, hindi lamang po damdamin, hindi lamang po ito bagay na kung saan ay kaisipan, kundi ito isang katotohanan na nakikita po sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa na siyang resulta ng aming pong pakikipag-isa sa iyo. Kaya sa mga anak mo na nakikinig po ng iyong pong banal na salita, nakasama namin sa online worship na to, dalangin ko po na patuloy mo pong ilagak sa puso ng bawat isa ang kasabikan, ang pagnanais na makilala ka sa pamagitan po ng iyong pong banal na salita. Maraming maraming salamat po. Ang papuri, pagsamba, pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang po namin, Ama, ibinabalik. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy na pag-ibig ng ating Amang makapangyarihan sa lahat, ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, ang aliw, tanglaw, gabay, patnubay ng banal na Espiritu, ay patuloy nawa nating maranasan sa ating mga buhay sa araw-araw, mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen.